Hello, mga Marites. Hello nga pala sa mga chismoso. Chismosa natin ka. Bye! So, ayan, magluluto tayo ng empanada. So, ayan, may giniling tayo. Onion, garlic, adahon ng laurel, star anise, magic sarap, paminta, toyo, oyster sauce, at asukal. So, ayan, magigisa na tayo dyan, mga Mare. So, ayan, ihayaan muna natin siyang mag light brown. So after nyan, i-add na natin yung ating sibuyas. So yan, pag nalagay na yung sibuyas at lumabas na yung kaluluwa ng onion at i-add na natin yung ating giniling na beef. So frozen po yung ginamit ko kaya medyo ganyan. Then after, yan na po yung magiging tsura nya. Isimmer lang natin ng 3 to 5 minutes, then ihalo-halo natin ulit. Then mag-a-add na tayo ng ating mga pampalasa. So, nilagay ko muna yung star anise. Dalawang star anise yung ginamit natin dyan at saka laurel. Yung laurel natin, inati ko lang. Then, linagyan ko na ng paminta. So, halo-halo lang, halo-halo lang. Then, maglalagay na rin tayo ng ating toyo. Toyo ng ina mo. Yan, then oyster sauce. Tapos naglagay na rin pala ako ng ng slurry kasi para lumapot yung ating pangpalaman dun sa ating empanada. So hindi ko na nabidyohan yun, nakat na siya, nakalimutan na. So yan, naglagay na rin pala ako ng sugar dun. Then tinanggal na natin yung ating star anise. Then maglalagay na tayo ng magic sarap para sumarap. Then ayun yung dough na ginawa ko. Pero hindi ko na nabidyohan yung process nung ating paggawa ng ating dough. So yan. So yung harina natin dyan is 450 grams. Then nag-add on tayo ng ating pampaalsa. 2 teaspoon baking powder. At saka linagyan natin ng isang itlog at saka konting asin. Then ayan, nag-flatten na ako ng para may start na natin na yung paggawa ng ating empanada. So yan po, naglagay pa rin po ako ng slices dyan, hinati ko lang sa dalawa. So tapos yung filling natin na beef. Yan, so isi-shield natin yung ating empanada sa gilid para hindi lumabas yung palaman niya pag pinirito na natin. So ayan, ito-twist mo lang yung pinakadulo. Pag kayo po yung gumagawa ng ating empanada para mas protektado yung laman, hindi lalabas pag pinirito natin. So ayan po yung pinaka, para makita nyo po yung ating empanada, yung process. Ayan, so kalahati lang nung cheese na sliced cheese yan. Hinati ko lang. Then filling. So yung pagpapalaman dyan, yung sakto lang na hindi puputok yung ating empanada pag pinirito natin. So ayan, diin-diinan lang yun dun sa gilid, then i-twist ng ganyan. Yan. Ganyan po yung proseso ng ating pagbibilot ng ating empanada. Yan. Diba? Ang ganda. So ayan, yung ginawa nating rolling pin dyan is puti ng ketchup. So any naman na pwede nyong gamitin para pang flatten ng ating dough. So, wala akong rolling pin, kaya yan na lang. So, ayan ulit yung ating gagawin. So, sundin nyo lang po yung process ng ating ginagawang empanada. Yan. Kahit hindi naman ganun karami yung feeling, basta malasa. So, pwede nyong gamitin yung giniling, or any po na gusto nyong ipalaman dyan sa ating empanada. So, pwede rin sweet. Pwede rin kayong maglagay ng mga filling na sweet. Pwede rin po yung mga meat, chicken. Pwede rin po. Ayan. So, ayan. Medyo nakasimangot tayo dyan. Patulis ang ating nguso for today's video. So, mabilisan lang yung ating paggawa dyan. So, yan nga po ay dinala ko sa charge yung iba nung ating ginawang empanada. So, diba, convenient yung
kahit ano magagamit mo para makagawa ka lang ng iyong empanada. So yan, yung ating sangkalan dyan, ilinagyan natin ng plastic wrap para mas maging maayos yung ating paggawa tsaka malinis yung ating papatungan ng ating dough. So ayan ulit, di ba? Kasi mangot talaga ako dyan, hindi ako nangiti kasi wala naman akong kasama dyan. So ayan, dumidumihin din tayo kasi kaya po marumi yung damit natin dyan kasi pinapatong ko din po yung cellphone ko dyan. Pag nakikita nyo po dun sa pinaka-actual nung video, yun po yung nakalagay dyan, yung cellphone ko. Wala po akong cellphone holder. So ayan po, nakatapos na tayo. Then magpa-fry na tayo dyan. So nagpainit na tayo ng ating mantika. So ayan po. Kung makikita nyo po, ako po yan talaga. So ayan, nag-process na tayo. Nag-prito na tayo ng ating empanada. Yan yung first batch natin ng ating ipiprito na empanada. Diba? So, dapat balance lang yung apoy dyan. Hindi nyo pwedeng masyadong lakasan kasi masusunog talaga yung ating empanada. First batch pa lang yan. So, ayan. So, pag naluto na yung kabila, ibabalik na rin natin ulit para ma-fry ulit yung kabilang side na yan. Then, ulit lang yung proseso. Then, ayan, luto na siya. Yan yung first batch natin. Then, patutuyuin natin para yung excess na oil is magbaba or mabawasan. Then, after second batch natin, luto ulit. Ganun lang yung proseso. Mabilis ang proseso lang yung ating ano. Huwag niyong gawing komplikado yung mga bagay na pwede namang gawin na mas komportable kayo or mas easy access para sa inyo. Ayan, kung nagka-crave kayo, sundan niyo lang yung ano, then pwede niyo akong i-PM kung ilan yung inyong gagamiting mga sangkap. Or any po, pwede pong adobo na baboy, pwedeng manok, pwedeng beef. Any, kahit ano po na pwede nyong ipalaman dyan, pwede. Pwede pong Nutella, pwede pong banana, pwede pong mango puree. Ayan. Yan na yung natatapos natin. So, second batch, third batch na tayo nyan. Then, patatapos na yung ating, ano, empanada. So, yung pong halos karamihan nyan is dinala po natin sa charge. So, ayun po. So, maraming salamat po sa mga nagpa-follow pa. Malapit na po tayo mag 500 followers sa page natin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, patuloy pa rin po akong gagawa ng ating video. Supportahan nyo po at maraming salamat. Tara, mangan!